Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ng mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob ng iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako ay iligtas. Pupurihin ang Diyos aking aawitan, dadakilaan ko't pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lunsod ng Siyon, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain do'y aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila.
may pag-ibig sa Diyos at do'y titira. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidamba na, taglay nyo ang aking diwa. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat anyayahan ka rin nila, at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Purihin at pasalamatan natin ang ating Poong Mahal na Nazareno. Mga kapatid, sa unang pagbasa, pinalalahanan po tayo ni Apostol San Pablo na ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pagmamahal, sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga anak, na kahit na tayo ay nagkasala, sumuway sa kanya, ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pakikitungo at pagmamahal sa ating lahat. Kaya nga sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Ito yung kayamanan ng Diyos, ang kanyang pagmamahal sa ating lahat. Hindi niya sukat tinitingnan kung ano yung mga pagkakamali natin at pagkakasala. Bagkus siya ay nanatiling tapat sa pagmamahal niya sa ating lahat. Kaya nga dito sinabi ni San Pablo sa unang pagbasa, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Kaya nga, kahit nga tayo ay nagkakasala at nagkakamali, araw-araw ay inanyayahan tayo at tinatawag ng Diyos upang magbalik loob sa Kanya. At kung tayo man ay may kababaang loob na lumapit at tumugon sa Kanyang panyaya at pagtawag, pagkalooban tayo ng Diyos ng maraming biyaya. Sabi nga ni San Pablo, napakayaman ng Diyos. Pagkalooban niya tayo ng mga biyaya na alam niya ito'y makakatulong sa iyo upang malagpasan mo lahat ng mga pagsubok
O mapaglabanan mo lahat ng mga uri ng tukso at kasalanan. Ito yung ipagkaloob sa atin ng Diyos kung tayo man ay tumugon sa kanyang paanyaya at pagtawag ng may kababaang loob. Kaya napakabuti ng Diyos. Hindi niya tayo pinababayaan. Ibibigay niya ang mga biyaya na alam niya ito'y makakabuti sa atin. Ito'y makapagpatatag sa atin sa oras ng mga pagsubok. Kung tayo man ay humaharap sa matinding pagsubok, tukso at kasalanan, ang Diyos ay binibigyan tayo ng kalakasan, mga biyaya, dahil siya ay napakasagana ng kanyang kayamanan. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Kaya po mga kapatid, huwag tayong panghinaan ng loob. Patuloy lang tayong lumapit sa Diyos. Kung tayo man ngayon ay humaharap sa mga matinding pagsubok sa buhay, dapat ito'y maging daan upang mas lalo tayong lumapit at kumapit sa Diyos. At sa Ebanghelyo naman po ngayon, tinuturo ni Jesus kung paano ang ating tunay na disposisyon bilang tao. Kaya nga sabi ni Jesus, nagbigay siya ng isang o nagbigay siya ng halimbawa sa ating disposisyon bilang tao. Sabi niya dito sa Ebanghelyo, kapag naghanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid o mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. No? Anong sinabi dito ni Jesus sa Ebanghelyo? Kapag naghanda ka, ang anyayahan mo ay yung mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo. At sabi dito sa bandang huli ng Ebanghelyo, hindi sila makaganti sa iyo, gayo'y magiging mapalad ka dahil gagantimpalaan ka ng Diyos sa pagkabuhay ng mga banal. Kaya ito po yung magandang halimbawa ng disposisyon natin, mga kapatid, na tayo man ay tumanggap ng mga biyaya ng Diyos. Paano mang meron tayo ngayon, dapat marunong din tayong ibahagi ito, lalong-lalo na sa mga wala, sa mga taong nasa laylayan. Yung mga taong pag magbigay ka, ang sukli o ang ibibigay lang sa'yo ay thank you, salamat. Ito yung hamon sa atin, mga kapatid, na marunong sana tayong magbahagi sa mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Na paglabas natin dito sa dambanang ito, nandun sana yung disposisyon natin na marunong tayong tumanaw sa mga taong nangangailangan. Hindi lang siguro material na pangangailangan ang maibigay natin, kundi spiritual na pangangailangan. Dahil kung tayo ay marunong makibahagi sa mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos, sa ating kapwa, lalong-lalo na yung mga taong lubos na nangangailangan. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, gagantimpalaan tayo ng Diyos ng muling pagkabuhay sa kanyang kaharian. Muli po mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Ibinibigay ng Diyos lahat ng mga pagpapala sa atin. Kaya marunong din po sana tayong ibahagi ito sa
sa ating kapwa, lalong-lalo na sa mga taong lubos na nangangailangan, upang sa huli ng ating buhay, tayo ay pagpalain at dakilain ng Diyos sa Kanyang kaharian. Muli po, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag ng malalim at tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating puso para sa kapwa. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway maging higit na mulat sa materyal na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabaya ang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan, naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Iyong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha, naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal sa pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang pakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati na yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Na magbigay ng ayon
na walang inihintay mula sa'yo na makibak ang di inaalintana. Mga hirap na dinaranas sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawa na di naghihintay kung di ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Panginoon, turungan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat na walang inihintay mula sa'yo. Announcement: available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula alas 8 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon kapag Lunes, Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa finance office, mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bungang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyong galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio
at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Hesus Nazareno, ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makantamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninunwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.